Paano ba? Paano mahalin ang iyong sarili? Step 1. Maging mabait at mapangunawa sa sarili. Pakinggan kung ano ang iniisip mo tungkol sa iyong sarili, kung paano mo kausapin ang sarili mo sa loob ng iyong utak. Negatibo ba ang sinasabi mo o positibo? Kung negatibo, bawasan mo ito at gawing positibo. Pakawala ng masasamang nasabi sa iyo ng ibang tao, pati na rin ang masasamang sinasabi mo sa iyong sarili. Mag-focus ka sa magagandang katangian mo at sa papuring natanggap mo sa ibang tao. Kung hindi maganda ang buhay mo ngayon, huwag sisihin ang sarili. Isipin mo na sa sandaling ito, posibleng hindi maganda ang buhay mo, pero manalig ka sa kakayahan mong baguhin ito at bumangon muli. Kayang-kaya mo yan. Step 2. Itrato ang sarili bilang isang mabuting kaibigan. Isipin mo kung paano mahalin ang iyong kasiktahan at mga kaibigan. Dapat kung gaano ka kabait at mapagmahal sa kanila, ganoon ka rin kabait at mapagmahal sa iyong sarili. Ilista ang magaganda mong katangian at paboritong mga papuring natanggap mula sa ibang tao. Kapag malungkot ka o hindi sigurado sa iyong sarili, basahin ang listahan na ito para mabuhayan ang iyong loob. Bigyan ang sarili ng quality time. I-date mo ang iyong sarili. Bigyan ng permiso ang sarili mo na mag-relax at mag-enjoy din sa buhay. Paminsan-minsan manood ka ng sine mag-isa o mag-shopping kapag meron kang gustong i-celebrate tungkol sa iyong buhay. Alagaan at kilalanin ang iyong sarili. Dapat alam mo kung ano ang nagpapalungkot sa'yo para maiwasan mo ito. Dapat alam mo din ang nakabubuti sa iyo para magawa mo ito para sa iyong sarili. Step 3. Iwasan ang mga negatibong tao at sitwasyon. Alamin kung sino o ano ang mga tao, bagay at sitwasyon ang nakapagpapalungkot o nakasasama sa iyo at iwasan ang mga ito. Posibleng may kaibigan ka na palaging stressed o depressed at nahahawa ka sa kanyang stress at depression. Maging mabuting kaibigan, pero iwasan ang pagtambay kasama siya ng matagal. Hindi ka makakatulong sa kanya kung ikaw mismo ay masistress at madedepress. Piliin ng mabuti ang iyong mga kaibigan. Tignan ang relasyon niyo ng iyong jowa o asawa. Kung madalas kayong mag-away, pag-usapan niyo kung paano maiiwasan ito sapagkat napaka-importante nila sa iyong buhay. Kung mahal ka nila, iiwasan din nilang makipag-away sa iyo. Alamin din ang mga tao, bagay, hobby o libangan na nakapagpapasaya sa iyo at mas bigyan ng oras ang mga ito. Step 4. Tulungan ang iyong sarili. Alamin kung ano ang mga pangarap mo sa buhay at tulungan ang iyong sariling makamtan ang mga ito. Kumuha ng vision board or goals board para malaman mo at ma-remind ka kung ano ba talaga ang mga pangarap mo. Maganda kung ilagay mo ito sa isang lugar na makikita mo araw-araw o di kaya sa loob ng wallet mo para lagi ka mare-remind kung ano ang mga pangarap mo. Gumawa ng action plan sa bawat item sa iyong vision board at subukan itong gawin araw-araw. I-motivate mo ang iyong sarili at bigyan ng sarili ng pep talks tulad ng kaya mo yan. Bigyan ng sarili ng reward tuwing may na-achieve na milestone sa iyong buhay. Maniwala at bumilib sa iyong sarili. Walang ibang maniniwala at bibilib sa'yo kung hindi ang sarili mo. Kaya mo yan! Step 5. Unahin ang sarili. Ang pag-una sa iyong sarili ay hindi madamot o masama. Paano ka makapagbibigay sa ibang tao
kung hindi mo naaalagahan ang sarili mo. Alagaan ang iyong kalusugan bago ang trabaho. Ang trabaho na toxic ay kayang palitan. Ang katawan mo, iisa lamang yan. Siguraduhing masaya ka sa iyong buhay bilang magulang. Magtira para sa iyong sarili dahil ang masayang magulang ay nagkakaroon ng masayahing baby o anak. Maganda rin itong leksyon sa iyong mga anak na sa pagtanda nila ay alagaan din nila at mahalin ang kanilang sarili bago ang iba. Mag-ipon. Huwag mag-guilty sa pagtanggi sa mga kamag-anak na humihingi o humihiram ng pera. Kapag ikaw ang nangailangan, malalapitan mo ba sila? Kung hindi, huwag magpahiram. Karapatan at responsibilidad mo yon sa iyong sarili na i-secure ang iyong financial future, lalo na ang iyong retirement. Unahin ang iyong sarili. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe to the Tagalog How To channel for more Tagalog How To videos. Kung may katanungan po kayo na gusto nyong masagot namin, please write in the comment section down below at susubukan po naming ma-feature ang inyong katanungan. Kung hindi po kayo sang-ayon sa iba sa mga steps o meron pa kayong payo kung paano mahalin ang iyong sarili, please also leave a comment down below. Salamat!